Chi! Painumin mo yan ng water. Ako dyan? Kaya ko dyan? Ha? Kaya mo si Daddy? Bigat! Bigat, Daddy? Oh, bigat, Daddy, no? Ikaw naman. Ako? 1, 2, 3. Umamam na mo ng water ko. Umamam mo na tayo ng water. Now! Titingnan niyo yung bite. Slowly lang ha. Oh, okay. Ano yan? Ano yan? Ha? Tin? Kit me na yan. Tignan mo, maganda ba? Ba't andiyan yung tit ni Boba? Tit ba ni Boba yun? Tatawa po kami. Kanina yan? Ano? Two? Kanina yan? Kanina yung tit yan? Uwa. Sabi mo, Uwa, ba't yung tit mo andun? Nauto. Nakita mo pa yun? Tit? Show me your tit. Nag-brush ka na ng tit mo? Apo. Finish na. Ang gaganda po ng music. Di ko ma-film ang mother ko kasi madidistrap ko yung music niya. Pakinggan. Tapos nagaham-ham po eh. Good morning, mother! Aray ko. Pinahinaan ko lang po ng konti kasi masyadong malakas. Makaka-copyright tayo. Tapos aalis din po ako. Kami ngayon ay sayote. Piniritong fish. Tapos may mga leftover, syempre, hindi nawawala. Tapos yung kimchi ko po, ginawa ko. Dahil kaunti lang, dinagdagan ko po siya kanina ng dalawang, oh my God, may Alzheimer. Dalawang labanos. Nakikirikira ang nanay ko. Mama kasi po medyo maganda pa ang kanyang memory. Ano yun? Labanos? Labanos? In English? Radish? Wala tayo eh. Yun, nilagyan ko po siya ng radish. Kasi di ba po konti, yung sauce niya medyo napadami-dami. Sabi ko sayang naman, para medyo matagal-tagal naman yan. Preferment ko lang po maghapon kasi malaasim na naman siya. Tapos, alam niyo po yung chili sauce na ginawa ni Ka-Farmer? My gosh! Bentang-benta po sa mga uling boys. Ano po yan? 3 o 4? Tamo po, isa na lang natira dito. Napakasarap po kasi pwede mo siyang pang-ulam. Yung mahilig sa med... Eh, tsaka hindi siya gaano maanghang. Si Mother po medyo appreciate niya din kasi hindi gaano maanghang. Sarap. Hayaan niyo po pag kayo napasyal dito at meron, I will pack some for you. Pagka meron pong gawa. Magkaiba po ang chili sauce namin ni Ka-Farmer, yung akin may ganito. May bean curd. Mas more on Chinese sa akin tsaka mas madami po akong tausi. Yung sa kanya po talagang pang masa ang dating. Ito, yung akin po kasi medyo may more on na Chinese side. Kaya, pero yung kanya po talagang pang masa, ang sarap. O, diba? Mas inangat ko yung brother ko. Hindi kasi sa ito po, yung akin, syempre yung taste ko po yun. Taste ni mother, taste ko. O, diba po? Sabi ko nga ito, inchik ka ba o Pilipino ka? Ayan ka na naman daw. Ay, tsaka tokwa pala kami. Ayun po, naka-prepare yung tokwa. Ayun. Hindi ko naguguluhin ang iyong pagmumusik. Baka uminit ang ulo. Ano niya po yan, pang parelax niya yan. Bye-bye! Ako po'y busy sa CR. CR day ako ngayon eh. Banyo tsaka CR.
Ako po ay naglilinis. Naka-schedule po yan para alam ko siya yung ano, parati siyang malilinis. Kasi syempre mas kailangan po malinis ang ating palikuran. Kumakanta! Ang lakas. Please release me. Magka-copyright ako. Tara na. Aalis po kami. After lunch na at ang nanay ko ayaw magpapigil. Linis pa rin ang linis, mother. Oras na, movie time na. Nagsimula na yun. Magpahina ka na. Alis lang kami, mabilis lang kami. Sama ko po si daddy kumuha ng mga sisiw. Para po may hahawak dun sa sisiw. Ano na, mama? Pahinga na. Mother, kanina nakita ko yan, nung mainit na mainit. Luluyos na bagay yung ating mustasa. Mabuti ngayon tumayo ulit. Pag mainit, ano? O, babush? Ano? Pahinga na, ha? Pahinga muna. Aray ko! Hindi ka sanay sa magandang motor! Pang ano ka lang, daddy? Aray ko! Dad! Pang bulok lang, ikaw! Joke! Mabigat daw po yung motor ni brother. Nasa guwagwa po kasi sila. Kaya mabigat, may nakasakay. Daddy, ha? Kaya daw mabigat yung motor kasi yung nakasakay. Ang asawa ko. Kinuha po ni daddy yung bike. May pinapatanggal siya. Mukhang hindi po natanggal. Nahirapan. Na-stock up na daw po. Ano? Matanda na eh. Matanda na? Lahat naman may paraan. Lahat daw may paraan. Alin ba dyan ang tatanggalin, dad? Ito. May nakukuha naman lahat sa tigayan. Pero parang ayoko nang matanggalin. Inaalala ko lang, pag di ko tinanggal, kapag nakaset up na, saka magloko. Doon magloko, di ba? Oo. May paraan yan. Andito po kami sa isa pang shop. Ano daw, dad? Ayaw mong bumiling bago? No. Ganda pa yan. Sentimental value. Alaala ng nakalipas. Tsaka maganda pa yan, dad. Aayusin lang. Pwede daw. Ito po palang bike na to. 2002 pa kay daddy. Inuwi niya pa po yan galing Taiwan. Yan po ang kanyang service doon. Tapos, yun nga, naging service din namin ng farm yan. Yan po yung ginagamit niya. Tapos ako naman, Japanese bike ang ginagamit ko na talagang napakahirap po yung Japanese bike. Cardio talaga. Tapos, yan nga po, ngayon gusto namin iayusin. Pinapaalis niya po yung may pinakapedal kasi sabi ni daddy, mamaya pag sinet up na tapos biglang magloko, sayang naman po yung pagod. Yun. Kaya, i-upgrade niya po ulit yung ating bike na sana magamit ko. Sana pa kaya na pa ng tuod ni ate. Babalikan na lang po ni daddy yung sa bike. Kinuha na muna namin itong mga sisiw. Kailangan daw po ng blowtorch para painitan yung sa may pedal kasi parang naka-adhesive. Yun, babalikan niya pa po yan. Kaya kinuha na po namin itong mga sisiw kasi ano na po yan, baka mag-antay yung mahirap po siksikan dyan sa screen. Medyo may problem yung egg ni daddy ngayon.
marami po ang walang similya. Kaya, yan, medyo kulang na naman sa sisiw ang aking asawa. Pero ina-address na po yung problem. Kasi ang problema, kasi yung parang pag nag-change temperature, yung biglang mainit, tapos ngayon nag-uulan na naman. Para pong nasa shock din yung mga kasi free range po tayo, di ba? Kaya medyo nagkakaroon po ng problem yung mga manok. Pero hopefully, mga next week siguro gumanda na ulit ang pangingitlog. Yun po. Pero sabi po ni Daddy, more than 50% pa rin daw po yung hatching rate. Kaya sabi niya, okay pa din. Kahit medyo marami yung mga walang similya, more than 50% pa rin siya. So, hindi pa talaga po siya ganun kababa. Kaya, okay lang. Kaya lang nga, ang naging problem din, umurong yung itlog. Parang konti ang itlog ngayon. So, marami daw pong factor kung bakit nagkakaganon. Isa nga dun yung sudden change of temperature. Okay na, mainit na, tuloy-tuloy, tapos bigla pong nag-uulan. Ano po, kasi mga ilang araw talagang ulan-ulan. Kaya siguro nasa shock talaga yung mga chicken natin. Yun. Hopefully, maging maayos ulit. Kasi marami pong naka-line up. Hindi po naman natin ma-determine talaga. Hindi man natin masasabi lahat yung ano, no. Kumbaga, hindi pa natin mabibilang ang ano ang manok kahit nasa itlog na siya hanggat hindi na-hatch talaga. Hindi po natin mapapangako. Yan po ang walang similya at saka yun. Kulang ba? Teka na. Hindi naman. Ito po, andito na. Andito na po kami sa bahay at kami po ay nagbabaksina. Ito po yung nabaksina namin. Ito na lang po yung natitirang di nababaksin. Same as before, B1B1 po ang ating vaccination. Yan, si Daddy busy na. Minamark niya lang po muna lahat. Ito po ang role ko sa pagmamanoka ni Daddy. Ako po ang taga-baksin. Ako ang taga-patak. Ako po ang taga-timpla ng vaccine. Ganun din po dati sa farm. Ako ang taga-vaccine talaga. Ang vaccine po kasi you have to be very careful. Kaya tingnan niyo po ako naka-gloves. Kasi careful na careful po tayo. Kasi yan po ay live vaccine po yan. Kaya hindi po yan pwedeng pumatak sa mata mo, mapunta sa ilong mo, kasi live po yan. Pwede tayong mahawa ng ano yan. May studies po yan, yung mga parating gumagamit ng mga ganyan. Yung parating ikaw ang na-expose, medyo humihina po yung baga. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko, di ko kaya nakuha yung ano. Pero hindi. Noon pa man din po, talagang mahina na ang baga ko. Kaya sabi ko, hindi din. Kasi alam ko po noon pa, talagang mahina na ang baga ko. Ako po talaga ang taga-vaccine. Kahit nung sa baboy, ako din po yung nagbabaksin. Yun. Yun ang naging role ko. Taga-turok, taga-patak. Magaling po ako magturok ng baboy. Pero yung unang turok ko ng baboy, nako, parang hindi ko po kayang ibaon yung... Ang laki po kasi ng heringgilya ng baboy. Yung sa inahin. Ang haba po. Yung size 15 po ata. Atindi. Ang hirap. Yung unang baon ko po talaga, parang alam mo po yung parang mapifil mong masasaktan yung baboy. Parang ikaw, pati ikaw, masakit sa'yo. Kasi syempre po yung first na baboy namin is, ano po yun yung parang naging baby ko. Sampo po yun. Na first baboy namin. May mga, hindi nga po namin pinangalanan, pero si brother, na pangalanan niya yung isa na tawag niyang Rod. Kaya natatawa kami. Kasi sabi namin, huwag magbibigay ng pangalan. Kasi mahirap po magpakawala ng pet. Parang naging pet mo . Kaya po ang mga pangalan nun ay number 1, 2, 3, 4.
Doon po yung mga unang inahin namin. Number talaga. Nakakatuwa po pag binabalikan ko yung farm days namin. Yung mga wala kang kaalam-alam kasi hindi ka naman farmer eh. Talagang nakuha po yun sa masusing pag-aaral, pananaliksik, pagtatanong, walang katapusang pagtatanong. And I'm very thankful po sa DabSaek kay Dr. Teng kasi siya po talaga yung aking takbuhan. Si Doc Teng. Siya ang aking takbuhan. Parati ko po yung ano, tinatawagan pag ako'y may problema sa farm. Thanks, Doc Teng. DabSaek. Natsyempuhan ako ng mga bata. Di ako makahindi. Dali lang, Bea. Paglabas po ni Daddy, ako yung nagsara ng gate. May mga bata po nakabang. Sabi niya, tita, tita, pahingin bayabas. Di po ako makahindi kasi syempre, alam mo naman, kabataang Pinoy. Kasi po natatakot ako. Minsan pinipilit po nila umaakit sila dyan sa bakod namin. Tapos, pinipilit nilang abutin. Eh, ang problema po, baka mahulog. Diba po? Pag nahulog po yan, ako, problema po namin yan. Sigurado. Kaya sabi ko, wag kayong aakyat. Mag-aantay kayo na may kukuha. Diba po? Nako, kaya tingnan niyo po, ako'y napaakit ng wala sa oras. Tinuturo po nila lang, tinuturo. Ayun pa, ayun pa, ayun pa. Ako'y nahihilo na. Mga bata talaga. Pero ganyan din po naman kami nung kabataan namin. Yung guwaba ng may guwaba. May guwaba ka, pero pumupunta ka pa rin dun sa guwaba ng kapitbahay. Di ba po? Talagang ganyan ang kabataan. Ang mabuti naman ay humihingi, hindi yung kumukuha ng kusa. Kasi natatakot po kami. Baka mamaya mahulog, tapos makagat ng aso. Di ba po? Napakahirap. Sabi ko po, kakain din ako na ipamigay ko lahat. Wala na pala. Wala na pala akong natirang bayaba sa akin. Natsyempuhan po ako eh. Pagka ganun, di ka bang makakahindi. Kaya lang mahirap ba tayo ma-one time big time pag umaakyat. Mahirap po kasi magpapasok ng bata. Baka kagati ni Lawrence. Tapos, pag may nangyari, patay tayo. Kaya, ayun. At least naging masaya yung mga kabataang Pinoy. Madami-dami din po. Time check, 6:29 PM. Wala pa po ang ka-farmer family. Pumunta po sila ng guagua. So, I need to make the juice na. Ito po kay ka-farmer, itatabi ko na lang. Sis po, hindi ko na ipagtatabi kasi sigurado hindi niya na po maiinom. Kasi talagang may kick na po yan pagka matagal na. Si ka-farmer po, wala yung kick-kick. Kahit may kick po yan, kick-kick-kickin niya. Iinomin niya pa rin po yan. Kasi sabi niya po, yun na nga lang doon ang nailalagay niyang masustansya sa katawan niya. That's the word na sinabi niya. Kasi minsan po sinabi ko, ano, iinom ka ba ng juice? Kasi sabi ko, napatagal na sa ref, ang tagal niyang dumating. Sabi niya, oo naman, yan na nga lang yung nailalagay kong masustansya sa katawan ko. Word niya po yun. Pero ano naman po, ang maganda po dito sa bahay namin is like this. Pagka gumagawa po ako, umiinom po sila lahat. So, wala pong ano yan, tungga lang. Yung dalawang lalaki, tungga ng tungga, si daddy tsaka si ka-farmer. Kahit po matagal na yan, tutunggain lang nila. Si mama medyo, pag may kick na siguro, baka hindi. Pero umiinom po si mother. Para ito, kanya, ganito lang po kasi mabubusog na siya. Pag nabusog po siya, di na siya makakain ng dinner. Kasi nga po late ang juice namin. Kasi nga inaantay ko sanang lahat andito na para lahat makainom ng masarap. Hindi yung iinom eh may kick na. Mahirap naman po, diba? Gusto kasi mainganyo sila na ipagpatuloy namin to.
yung ma-encourage din nila ako na ipagpatuloy ko. Kasi medyo syempre, araw-araw kang nagpre-prepare. It's a parang effort po yun, di ba? Gusto ko magustuhan nila para lahat namin yakapin tong juicing para ako po, inganyo-inganyo naman gumawa. Kasi syempre, magsarap po yung ikaw yung gumagawa. Tapos, parang ikaw ang nagsisilbi sa kanila. Masarap po yung pakiramdam na ganun. Yun. Hopefully, matuloy-tuloy namin to. Parati ko po itong sinasabi. Kasi syempre, minsan talagang pag natigil, tigil talaga. Yun ang problem. Kaya, hopefully, adya-adya. One, another one. Ako po yung umuubos. Ako po yung mag-deliver na. Dideliver ko na yung mga juice. Delivery service. Delivery. Saan ba ang ating mga katoto? Aba, naligo ng mama ko. Pareho tayo ng pajama. Oh. Mother. We, inumin mo na yan ha. O baka matumba dyan. Darling. Dad. Come. Can I incubate eggs after laying? Anong mukay? Yummy? Sarap, no? Freezer ko po yung saba. Mm. Para hindi na kami mag-crush ng ice. Ba? Kasi po, hapon-hapon, nagpapakrush pa ako ng ice kay daddy. Yun. Ngayon, di ko na siya iistorbohin. Yummy? Salamat. Thank you. Tanchu? Thank you. Wala pa si Tanchu ah. Puti na naman po yung ano ni mother hair. Sige, ako na yan mother, magtutupi. Ako na. Tapos na naman ako eh. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell, and share. Maraming salamat po. To God be the glory.